Good day guys. So itong video na to ay pag-uusapan natin ay tungkol sa sira ng laptop. So itong laptop ko ngayon ay nasira siya. Before nasira na yung battery niya. Pero dahil old model na to, hindi ko na rin siya pinalitan ng battery. Pero tumagal pa rin naman siya. Ngayon lang siya nasira uli. So siguro bago siya masira ngayon mga 7 months na bago siya yung nasira yung pinaka battery niya. So hindi ko na siya pinalitan, ni-remove ko na lang sa laptop na to. So ngayon nasira naman siya dahil siguro nasira yung charger o siya mismo yung nasira. Pero tin-troubleshoot ko siya ng saglit at tinester ko yung pinaka-charger niya. So okay naman yung charger. Ang problema talaga ay yung mismong laptop. So ito yung pag i-turn on mo siya, mag-iilaw siya ng saglit tapos mamamatay pa. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung talaga problema niya. So good day guys, ito nga pala yung laptop ko na Acer B15, ang version niya is B3575G52GY. So sinaksak ko na yung pinaka charger niya, so makikita nyo may tester ako dito para malaman ko kung nagpo-flow yung kuryente niya. Ayan, so nakikita nyo naman na may kuryente siya. Ayan, tumutunog siya. So isasaksak ko na, ito ang pinaka problema niya is kapag pinindot ko siya, yung power niya, so umiilaw lang siya, makikita nyo may ilaw, tapos mawawala. So makikita nyo, ayan. So ulitin ko ng patay ang ilaw. So kakabit ko ulit. Yan. Papower siya pero yan, namamatay siya. So to troubleshoot natin kung paano pwede ko siya ma-resolve ba. So makikita niyo may power siya. Yan. So troubleshoot natin yung laptop. Bubuksan ko yung ilalim. Nagkaroon na siya ng problema a few months ago na nasira yung battery. So tinanggal ko siya. Nag-run pa siya for almost siguro mga 7 months din bago siya masirang ganito. So tingnan natin kung magiging okay yung troubleshooting natin. So, itong part kaya pala na to, it's either dito o dito, meron yung wire na nakakabit. So, ingatan nyo lang. So, papakita ko sa inyo kung ano yung wire na yun. It's wire ng so, ayan. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. Baba natin. So makikita nyo, merong makikita nyo to para to sa speaker. So pag inilan nyo to, makakabit sya, kailangan masisira. Although may problema na rin yung speaker nito, medyo ngunguna, gumagamit na lang ako ng external na ayan. So makikita nyo, medyo marumi na sya pala. Papakita ko sa inyo yung wire. So ito yung speaker niya. So kung i-replace nyo ng speaker, bibili lang kayo ng model na ito. Yan yung model niya. Search nyo lang sa ano, o kaya sa Acer mismo. Kaso mahal, mahal siya, mahal. So for the meantime, ito troubleshoot natin kung ano yung sira nito. Palagi ko itong sira nito yung nag-o-overheat eh. Nag-o-overheat siya eh. So subukan natin, linisin muna to. Tapos sasaksak, titignan kung magpa-power siya. So feeling ko yan, kaya siya nag-o-overheat dahil dito sa pan. So bubugaan ko siya. So
tuyo na. Ito basa pa, pero ito tuyo na. So ganyan siya karami. So linisin natin. Moment of truth. So, nagpower siya. Pero hindi nagpa-power tong processor. Yung pan ng processor. So, makikita nyo. Mukhang paniti na tong processor, yung ano, pan ng processor. Gumana. So. Good day. Update ko kayo doon sa dito sa laptop na inaayos ko. So, ang talagang sira niya is yung CPU pan. So basically, order na ako sa Shopee ng kapares sa kapares niya. Meron akong nakita sa Lazada, mahal siya, pero laki ng diferensya eh. Halos 70% yung presyo sa diferensya eh, sa Lazada, between Lazada and Shopee. So sa Shopee, free shipping pa, doon na lang ang order. Between 850 and 200, syempre yung 200 ordering ko pares lang naman ang picture niya. Tapos, siguro 1 week pa makasin. So dinisassemble ko na rin siya. Kaya hininang ko na rin to. Binuhay ko yung mga hinang sa kanya, talagang ayaw na. So, makikita nyo naman na dinas-assembly ko na siya. So, although, ayan, makikita nyo, nakadikit kasi siya eh. Wala siyang way para matingnan ko yung loob, kundi itong kabi ko to. So, magnet to, yung nasa loob niya, magnet yan. Dahil brushless siya, parang nakalutang lang siya din sa pinaka-gear niya, kung nakikita niyo. Yung pinaka-gear niya eh. So, no, may magnet siya. Hindi siya nalalaglag. So, hininan ko na rin yung connector ng pinaka-ano niya, assembly niya, pero wala. So, update ko kayo ulit. So, order ko muna. Pero sasama ko na rin sa isang video para hindi kayo na. So, good day. Mag-unboxing tayo ng CPU pan na nabili ko sa Shopee sa halagang 200 plus. Ipo-post ko na lang sa video yung ano, yung pinaka kung saan ko siya nabili, at check niyo rin yung description kung gusto niyo makita kung saan ko siya binili. Anong laptop ko nga pala is Acer ano, Acer Aspire B3 575G yung model. So, pwede rin to sa ibang Aspire, kaso magdidepende lang talaga dun sa ano, sa pinaka pwesto ng ano yun. So, buksan na natin. So, nasira yung pan ng sana parehas, dahil parehas sa picture nung kailangan ko. So, mukhang parehas naman siya. Wow, parehas nga. Ay, parehas ba? Oh, parehas nga. So, ito yung luma, yung casing niya. So, binaklas ko siya dahil curious ako kung ano yung nasa loob niya. Ayan. So, ito yung mga parts niya. At ito may magnet. Ayan. So, parehas nga. Wow, I'm amazed. English. So, ayan siya, bago talaga siya. So, meron siyang, ayan, cord. So, tingnan natin yung ano, yung cord kung parehas ng color coding niya para siguradong tama. So, tama nga, nasa gitna yung yellow. Nasa, ano yung positive, nasa left, nasa right naman yung negative. So, ayan. So, kabit na natin. So, good day. Ikakabit na natin to ngayon. So, tingnan natin kung pit nga siya. So, ayan. Pakahusay. Galing niya. So, talagang sakto siya.
So, kita nyo, hindi siya nagtuloy. Ayan, gumana na. Gumana na siya. Ayan. So, focus ko yung camera. Ayan, nikot na siya. So, ibig sabihin, nagbasa na yung ano niya, yung motherboard niya. So, isa sideways ko lang. So, medyo marumi. Pasensyaan nyo na. So, nagre-read siya pero matagal. Matagal pa. Siguro nag-install pa yun. No? So, patayin ko na muna. Tingnan natin kung mag-re-read siya. So, pinatay ko muna. Tingnan ko kung lalabas yung logo ng Acer. So, pasensya nyo na marumi. Tuloy ano. Yung mga debris kasi eh. So, walang screen. So, baka nagahang yung ano, yung memory. So, patayin ko na muna. So, baka itong memory. So, baka itong memory. Yung problema. Okay. So, hindi natin. Tapos, hindi natin. So, yeah. So, ayun yung magbukas. Pwedeng hard disk din to. Hindi naman. So, medyo matagal lang talaga. Pero gumagana na yung pan niya. So, baka ito lang memory yung may problema. Huwag kang masisira dahil ito ay... Ayun, lumabas na yung Acer. Okay. So, yung memory nga, hindi siya nagbabasa yung memory din. Tataka ako bakit nakahito pa rin yung pan. Yun, nagbasa na yung nakarid na ng ano. So, success siya. Okay, kita nyo. Read siya. At ayun, niikot yung pan. So, ganun lang pag troubleshoot kapag ano, walang screen. So, pag black lang siya. And, ganun lang. So, assembling ko na muna. Okay. So if you like this video, click like and subscribe. So habol ko rin itong video na to. So kapag nililinis ko siya, gumagamit lang ako ng brush, saka ng microfiber na towel. Binabasa ako ng distilled na tubig, napunasan ko yung screen. Sa screen ah, pag screen, tubig lang, distilled na tubig. Tapos wag yung ano, basahin niya lang ng konti yung tapos punasan niya lang. Tapos ito. Hindi nyo na kailangan bumili ng ano, ng mamahaling ano, brush na, kahit anong brush. Tapos itagilid nyo lang ganyan. Tapos, yan. Ano makikita nyo, maglalaglala yan. So, focus natin. Yan. So, focus natin dito. Kita nyo. Pwede nyo rin bugahan ng hangin pero wag yung may pressure na malakas na malakas. O kaya vacuum. So, ayan siya. Ayan siya. Ito niya. Ayan, may lalaglag pa. So, hanggang sa makuha nyo yung dumi, balik na rin nyo lang. Ispersa. Mabalik.
baliktarin nyo lang. Ayan, baliktad lang. Okay. So, lahat ng anggulo. So, makikita nyo yung dumi. Ayan. So, naglagan siya, diba? So, ayan lang. Ganyan ko lang nililinis ang aking laptop. So, good day guys. Successful yung pag-troubleshoot natin ng ano, ng laptop ko. So, CPU pan nga ang ano, problema dahil ano na siya. Nag-stack up na siya. Hindi na siya gumagana. Kasi nasira na yung motor niya. So, umorder ako sa Shopee. Nakamura ako sa Shopee. Nasa 200 plus lang. So, ipopost ko na lang sa video na to at sa link kung saan ko nabili. At kung anong model ng laptop ko. So, yun lang. So, bago kung magta-troubleshoot kayo ng laptop, so, ingatan nyo yung mga screw dahil baka ma-misplace nyo. At kung bago nyo siya, kung natapos nyo ng ano, kung na-troubleshoot nyo na, nakita nyo ng gumagana lahat, test nyo na muna lahat. Double check nyo yung mouse, yung sounds, yung USB, lahat ng components niya. Para kung sakaling i-screw nyo na lahat, wala na kayong problema. Hindi na kayo magbabaklas ulit. So, ayan. Matagal ko na nga pala ang laptop to. Nasa 5 years na. Sira din battery niya. Hindi na ako bumili dahil ang mahal na sa 3,000. Online. Hindi ko lang alam kung maghanap ako sa labas. Hindi na ako bumili ng battery kasi gumagana naman siya ng sa ano naman, sa AC adapter niya. So, yun lang. So, if you like this video, click like and subscribe. Sana may natutunan kayo. Yan. So, kung makikita nyo, gumagana naman sa lahat. So, TY5. Yan.